What's up mga kababayan? Springtime dito sa Japan. So, ayan, makikita nyo yung mga sakura na tinatawag o yung cherry blossom. Isa sa pinagmamalaki ng Japan. So, mangkay. So, yung sabihin, in full bloom ang cherry blossom. Kaya napakaganda. So, meron tayo ditong tinatawag na hanami. O sa salitang English ay yung flower blooming. Flower viewing pala. So ayun, enjoy lang the view. So for today's video, pag-uusapan natin kung anong trabaho ang pwede mong applyan na hindi mo kailangang mag-aral ng Nihongo. So meron tayong isang subscribers na nagtanong na ano-ano nga ba yung mga trabaho na pwedeng applyan na hindi mo kailangang mag-aral ng Nihongo. Dahil karamihan sa mga trabaho dito sa Japan ay nagre-require ng at least 4 months, no? Yun yung pinaka-standard na length o pag-aaral ng Nihongo before ka makapagtrabaho dito sa Japan. Lalo na kung yung a-applyan mong visa ay yung training visa. So ano nga ba yung training visa? Para mas malaman nyo, no? For complete details, panoorin nyo yung video na ito. Yan, pop-up natin sa screen yung thumbnail. Pinaliwanag ko dyan yung detalye, no, all about training visa. So yung pag training visa, at least kailangan mong mag aral ng Nihongo for at least 4 months. So minsan mas maiksi yung pag-aaral from 2 months, at sa pinakamahaba naman na alam ko is inaabot ng 6 months. Depende yon sa employer, at depende rin kung dumating na o na process na ng mabilis yung visa mo, mas madali kang makakapunta ng Japan para makapagtrabaho. Hindi mo na kailangan mag-aral ng Nihongo for 4 months. So meron pa tayong isang video. Ito, meron tayong isang interview video. Yung Tobero na tropa natin, si Raymond. Shoutout sa'yo, Chacho. Ayan, siya naman ay nag-aral lang ng test sa TESDA ng Nihongo for at least 2 weeks. No, so hindi ganoon katagal yung pag-aaral niya ng Nihongo kumpara sa training visa. So para malaman niyo yung buong detalye kung paano siya nakapagtrabaho dito sa Japan at nag-aral lang ng 2 linggo ng Nihongo, panoorin niyo yung video na ito. Ayan yung thumbnail noon, paano makapagtrabaho sa Japan bilang tubero. Ilang naman tubero, no? At least madidiscuss doon kung ano-ano o anong klaseng visa yung naibigay sa kanya para makapagtrabaho dito sa Japan. Okay, so binigyan nga muna natin kayo ng idea kung ano yung training visa, yung mga trabaho na nagre-require talaga ng 4 months at least na pag-aaral ng Nihongo. And then yung isa pa na sinabi natin, kahit 2 weeks lang na pag-aaral ng Nihongo ay pwede na. Okay, so much for that. Ano nga ba ang trabaho na pwede nyong applyan na hindi na nagre-required na mag-aral ng Nihongo? Ito ay ang English teacher. Ayan, very in demand ang trabahong English teacher dito sa Japan, dahil for all we know, ang mga Japanese ay hindi ganun kagagaling magsalita ng English compared to other Asian countries. Kaya talagang in demand ang trabahong English teacher dito sa Japan. Maraming paraan kung paano makapag-apply bilang English teacher. So meron tayong video na ginawa tungkol dyan, 4 ways, no? Paano makapagtrabaho bilang English teacher dito sa Japan. At meron din tayong interview video na ginawa with Ron Jacob, isang kaibigan natin na vlogger din dito sa Japan. Check out yung channel niya. Pop natin sa screen. Ay, napakaganda ng storya nung kababayan natin na si Ron Jacob, kung paano siya nakapagtrabaho dito sa Japan bilang English teacher. At ang kagandahan nun, online lang ang ginawa niya para makapagtrabaho dito sa Japan. Pag-apply, mga gastusin, mapapanood nyo doon sa video na iyon. Okay, so yun yung advantage ng trabahong ito, no? English teacher, hindi mo na kailangang mag-aral ng Nihongo
para makapagtrabaho dito sa Japan. Kaya lang, meron silang minimum requirement para makapagtrabaho dito sa Japan. At yun ay dapat college graduate ka. Hindi kailangan na graduate ka ng education, any course, as long as you can speak English. Actually, marami tayong kakilalang mga English teacher dito sa Japan. So, sinasabi lang nga na madali lang ang trabaho ng English teacher. Kahit hindi ka ganun ka-fluent magsalita. Napakadali lang. At syempre, napakalaki din ang sweldo dahil tuturo ka bilang English teacher dito sa Japan. Okay, lalagay ko na lang yung link ng mga video na sinabi natin kanina tungkol sa training visa, tungkol sa paano makapag-apply ibang klaseng visa na hindi naman nagre-required talaga ng pag-aaral ng Nihongo, no? For 4 months. And then, yung 4 ways how to apply as an English teacher in Japan. And then, yung interview video with Ron Jacob, ating kaibigan na vlogger dito sa Japan. Lalagay natin yung link sa description. Check out nyo na lang para mas madali nyo mapanood. Okay, once again, Blue Dionit in the land of the rising sun. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Bye-bye! In the land of the rising sun, Japan.